Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Sa kabila ng paghupa ng COVID-19 pandemic, nais pa ring malaman ng World Health Organization ang pinagmulan ng nakamamatay na sakit. Ayon sa WHO, nagpadala na sila ng liham sa China para mabigyan ng full access kaugnay ng ikinakasang investigasyon sa naturang sakit. Sinabi ni WHO Chief Tedros Adhanom Ghebreyesus, mariin ang panawagan nila sa Chinese government na payagan ng mga eksperto na mag-imbestiga sa tunay na pinagmulan ng virus. Ang COVID-19 ay unang na-detect bago magtapos ang taong 2019 at naitala ang unang kaso nito sa Wuhan, China. Upang matupad ang hangarin ng gobyerno na matiyak ang food security at economic stability, tinuruan ng Department of Agriculture ang mga magsasakang miyembro ng Indigenous Peoples o IPs sa modern farming techniques. Isinagawa ang pagsasanay sa 52 indigenous farmers para sa organic vegetable production at botanical concoction sa General na Carquezon Province sa ilalim ng programang Kabuhayan at Kaunlaran ng Kababayang Katutubo o 4K Program. Layon ng programang palawakin ang kaalaman ng IP communities sa tulong ng mga makabagong teknolohiya at farming techniques ng pagtatanim upang makatulong sa pagpapalago ng kanilang kita. From subsistence farming, makonect natin sila to more organized at magkaroon ng marketing access, mas lumaki yung kita nila at ma-improve yung overall agricultural economy at yung kanilang kabuhayan. Hiniling ni Senator Grace Poe sa otoridad na arestuhin at ikulong ang tech scammers upang mabawasan ang lumulobong kaso ng cybercrime sa bansa. Ito ay matapos isiwalat ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, katuwang ang Philippine National Police, sa modus ng mga scammer kung saan nakakapagrehistro ng SIM gamit ang cartoon characters. Bilang pangunahing may akda ng SIM registration, binigyang diin ng senadora ang responsibilidad ng law enforcers na tiyakin ang maayos na pagpapatupad ng batas at tugisin ang lumalabag sa Republic Act 11934 o SIM Registration Act. Dagdag pa niya, malaking tulong din para sa law enforcers, telecommunication companies at iba pang ahensyang nagnanais sugpuin ang cybercrime perpetrators kung mabibigyan ng pangil ang batas na ito. Para sa Kidlat News Update, Renzel Enon, nag-uula. Atin niyo pong natunghayaan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras, manatiling nakatutok para sa susunod na mga updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputok ng balita.